everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Tuluyan na siyang dinitrone. Kung sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Grand International update tayo ngayon. So ito nga mga nakaraang araw ay naging mainit ang usapan dito nga kay Miss Grand Myanmar kung saan tinanghal na second runner-up at saka ang kanyang national director na talaga naman, oh my gosh, nakakaloka sila. Nakakaloka kasi kahapon talagang pasabog sila sa social media. Sinabi nila yung mga hinaing nila regarding dito sa Miss Grand. Ayun nga, ang pinaglalaban kasi nila dito yung Power Country of the Year na hindi napunta sa Myanmar. Kasi nga daw, ang mga tao nga daw ay talaga naman nagtiyagang bumoto, naghirap bumoto. May nabalitaan ako kasi daw malaki daw yung premyo neto. Kaya hinahabol nila yon. So yon, so nakakaloka. Pero ito ang nakakaloka, syempre. Dahil nga ayaw nga nilang tumigil sa kakatalak dyan sa social media. Kaya naman si Mr. Nawat, ang Papa Nawat natin ay nagdesisyon na kung ano ang dapat gawin dito kay Miss Grand Myanmar. So, tuluyan nga na nga itong dinitrone. Kanina nga naglabas na nga ng statement ang Miss Grand International para dito sa second runner-up na si Miss Grand Myanmar na, ayun, dinitrone na. Ang mga sinabi doon ay dahil sa attitude, dahil sa hindi magawa ang responsibility bilang second runner-up. So yon. Kaya ang tanong naman ng lahat ay deserve ba talaga i-dethrone itong si Miss Grand Myanmar? To be honest, yes. Kasi una, bilang kandidata ha, naiintindihan ko na lahat naman ng kandidata nagko-compete. Pero dapat alam din nilang lahat na kapag once na sumali sila sa isang pageant, kahit anong effort ang gawin nila dyan, pwede silang manalo, pwede silang matalo. Hindi imposible yung dalawang ano na yun. Panalo or talo lang yan. So, dapat mong gawin talaga yung effort na makakaya mo para sa competition. Yes, nag-effort nga itong si Miss Grand Myanmar. Ang problema naman kasi ay yung attitude na meron siyang ipinakita doon sa organization from the beginning pa lang ng pageant. In fairness naman kay Mr. Nawat, di ba? Kung iisipin mo sa ibang pageant to, nag-attitude ka ng mga ganyan-ganyan na nakikita sa social media, wala, ligwa ka. Pero pinilit pa rin nilang intindihin yon at saka nakita nila na lumaban naman si Miss Grand Myanmar, so patas naman ang laban, patas din ang binigay sa kanyang posisyon. Pero hindi na nga chinek yung attitude niya, hindi na yun sinilip. Kumbaga parang talagang consideration, ginawa siyang second runner-up. Doon sa pageant, sa coronation night, kung titignan mo yung laban ni Miss Grand Myanmar, oo, lumalaban naman talaga. Pero hanggang second runner-up lang talaga yung posisyon na pwede niyang makuha. Meron pa nga sila nilabas na forecast na dapat daw si Miss Grand Myanmar ay title. Tapos first runner-up daw si India, second runner-up daw si France, at third runner-up daw si Philippines, at fourth runner-up daw si Brazil. Imagine ninyo yung caliber ni Miss Philippines kung paano nilang tignan, di ba? Kung paano nilang obserbahan yung laban ni Miss Philippines na gagawin niya lang nila sa forecast nila na third runner-up, o di ba? So sila, may sarili silang mga desisyon. At ayun ang nakakaloka sa kanila. Kaya naman si Mr. Nawat, ang sinabi sa kanila ay suggest she create her own pageant so she can win every title instead the statement below. O, diba? So yun yung sinabi ni Mr. Nawat. Ayan ang sinabi niya. O, so ayun yung sinabi ni Mr. Nawat sa kanila. Eh kasi kung ano-ano naman talaga ang tumatakbo sa utak nila, imagine ninyo,
nagko-complain sila na dapat daw sila ang best national costume. Ayun yung sinabi niya kahapon. Naiintindihan ko kung titignan mo yung costume niya, maganda at talaga namang pinaghirapan nila yon. Pero syempre kapag once na nilaban mo na yan sa isang competition, kahit saan pageant pa yan, hindi mo sigurado na ikaw ang mananalo dyan. E doon pa nga lang, during pa lang ng competition, eh, nakitaan na natin siya na nag-iiyak, na nagdadrama, at hindi natin sure kung ayong bang mga actions niya doon ay nagugustuhan ng organization. Yung ibang tao nagtataka bakit siya nag-iiyak, bakit siya nagdadrama ng ganon, tama ba yung enacting niya, nagustuhan ba yun ng judges? So hindi natin alam. Yes, maganda yung na-create ninyong costume, pero hindi natin pwedeng sabihin na ako dapat ang manalo dito. Competition, kayo na nga nagsabi. So, ibig sabihin, sa competition na yan, pwedeng yes, magustuhan, pwedeng hindi. Di ba? So, depende yon sa mata ng mga judges at kung ano ang desisyon nila na ilalabas. And then, number two, sinabi nila sila dapat ang power country of the year. Eh, may nanalo na nga eh. So, bakit ba kailangan ipilit nila yon? Di ba? Kasi, kung tingin nila, nag-effort sila, nagboto sila, wala tayong magagawa. Baka naman kasi yung boto din nila ay paulit-ulit sa isang tao at nahuli sila ng gano'n, di ba? So, hindi natin alam kung sino nga ba ang credible talaga pagdating dito sa botohan kasi nakakagulat. Pero kung tutusin, kung ti-check mo naman yung effort nila, talaga nag-effort. At tanong doon, malinis nga ba ang trabaho talaga nila? Or tapat nga ba talaga ang trabaho nila para sa mga ganitong sistema? Or nandaraya sila? So, hindi natin alam. But ang nakikita ko dito, nabigyan sila ng magandang posisyon. Second runner-up, hindi biro yun. Naalala ko, noong 2018, first runner-up si Philippines, second runner-up si Thailand, nanalo si Indonesia, pero hindi naman nagreklamo ang lahat. Kumbaga parang, sige, keep going, fighting, di ba? At kinontinuous nila yung reigning nila. Dito, sa pananaw ko lang ha, akin lang to, hindi ko naman inaano si Miss Myanmar, pero sa nakikitaan ko na ganitong mga actions, ganitong mga attitude, at ganitong mga pangyayari, parang kung iisipin mo, hindi nga nagkamali ang organization sa na hindi sila gawing reyna. Kasi kung reyna sila, ganito ba ang reklamo talaga nila na gagawin? O halimbawa, nanalo silang Miss Grand Thailand, papansinin ba nila na dapat sila yung best national costume, sila ang power country of the year? Or magdiriwang sila ng bonggang-bongga? So, naiintindihan ko, bawat pagsali sa pageant, merong sugal dyan na tinataya. Sa bawat pagsali nyo sa pageant, walang kasiguraduhan kung mananalo o hindi. Ibigay mo man yung best mo or hindi, hindi natin alam. Kasi may isang lucky girl talaga na mananalo dyan. Pero, dapat sa pagsali mo sa pageant, total package ka. Bukod dun sa maganda ka, dapat meron ka rin good moral character at meron ka talagang magandang attitude na pinapakita sa organization. Yung authenticity, napaka-importante yan kung sino ka. Kasi yan yung magre-reflect doon sa pagkatao mo. Sa mga ilang video na nakita natin, sa mga clips na nilalabas nila, katulad na lang halimbawa, yung nag-live silang dalawa ni Miss Thailand. So, kung paano sila magkwentuhan, sa totoo lang, hindi malakas makakwin noon. Tapos, nung dumating si Venezuela, alam niya na dumating si Venezuela sa likuran niya, pero ano yung ginawa niya? Bigla siyang tumayo at inano niya yung video. Tapos, kinabukasan, bigla kang magdadrama na sorry, ganun-ganun, hindi kita nakita. Sinong maniniwala doon sa action mong yun? Kapag nakakamera, kakita mo ang lahat ng tao. Ko ako nga, hindi nakakakita yung isang mata ko, pero nakikita ko lahat dito sa harapan ko kung ano yung meron sa likuran ko. Napaka-imposible. So, talagang nasadya yon or nag-a-attitude ng bonggang-bongga. And then, ayun nga, sunod-sunod, may mga drama sila na, ayun, paiyak-iyak sila. At ang isang bagay na nakakaloka dito, yung umiyak ka during your pageant, hindi magandang ugali ng isang kandidata yon kasi nagpapakita ka ng kahinaan mo.
And then, ang isa pang nakakaloka, yung, ayun, yung may mga eksena siya na naputungan ka ng corona, tapos pinakita mo na hindi mo gusto yung corona na posisyon na nakuha mo, is not good characteristic. So, sana pinanatili niyang maganda yung image niya at yung relationship niya sa organization. Kasi, pag dumating yung araw na gusto niya sumali sa another pageant, sino ang magpapanalo sa kanya kung ganyan yung attitude niya, di ba? So, kung nakitaan sila ng ganito na mabilis pala silang gumive up, sino ang maniniwala sa kanila? So, better na nanahimik na lang sila kung may plano pala silang sumali sa iba pang pageant. Kahit yung kanyang national director, nakaka-disappoint kung titignan mo. Kasi parang nagwala ka dun sa loob, tapos sisisihin mo ang social media, pagkatapos ang dami mong hinahing. So, dapat keep quiet na lang. Kung ayaw ninyo, sana tinapos ninyo yung reign ninyo and then sumali kayo sa ibang pageant, baka doon mabiyayaan kayo ng grasya, di ba? Bigla kayong manalo, di ba? So, ganun lang yun kasimple. O, so ngayon, dinitrone ka ng tuluyan ni Mr. Nawat, hinunaan ka na maglabas ng statement. E doon sa sinasabi mo na ibabalik mo na lang yung corona, binigyan ka pa ng chance na hintayin kang pumunta doon at magbalik. Pero wala na, napuno na rin si Mr. Nawat eh. So, kung tutuusin, mapagpasensya. Actually, yung nakausap ko yung organization noon, na sabi sa akin, bata pa kasi kaya ganyan. Pero kasi para sa akin ha, ang mga sumasali na younger or mga 18 years old, 17 years old sa isang pageant, hindi kayo pwede mag-attitude kung plano pa ninyong sumali sa mga susunod na pageant. So, dapat maging matured kayo. Kasi hindi excuse na sasabihin ninyo, eh kasi 18 years old lang yan. At saka kung may attitude ka or spoiled brat ka, hindi ka dapat sumali sa pageant kasi kapag hindi ka nanalo, ganyan ang mangyayari. So ngayon, sino tuloy ang tuluyan na nawalan? Instead na sana kung tinuloy ninyo yung ano ninyo, tawag dito, kung tinuloy ninyo yung reigning ninyo, eh di sana nakakuha kayo ng premyo, nagkaroon kayo ng trabaho. At sana naging maganda pa yung image ninyo sa ibang tao at saka sa iba pang pageant. Diba? Kung mayroong mga national director or mga ano, halimbawa mga pageant na nagugustuhan yung image mo, eh di sana kinuha ka nila, diba? So yun, kaya nakakaloka, siya na rin ang sumisira sa sarili niyang career pagdating dito sa mundo ng pageantry. Kasi sa kakatalak niya, sabi nga ganun, less talk, less mistake. Ang ending niyan, babalik at babalik yan sa kanila. Kasi kahit sabihin pa natin, sige, dinaya sila. Diba? So dinaya sila, palagay natin, ayun yung naramdaman nila. Tapos nagtatala ka sa social media. Sino ang talo? Eh di sila din. So sino ang nawalan? Di sila din. Sino ang nasira? Eh di sila din. Kasi kapag once na nagtatala ka dyan, wala. Parang sinira mo na lang din yung sarili mo. Diba? Kasi parang sinabi mo na hindi mo talaga deserve yung koronang to. Eh kasi ganyan yung ugali mo. Eh yung una pa lang ng pageant, kung babalikan natin yung pageant, Papa, I'm willing to do everything for you. I'm willing to work. Diba? Yun yung mga sinasabi niya eh. I'm willing to sacrifice myself to do something, especially in Miss Grand International, the only one. Gaya yung mga sinasabi nila eh. O, bakit ngayon, parang yung naging second runner-up kayo. Ayun, hindi pala kayo willing magtrabaho. Diba? Sabi nga ni Mr. Nawat, hinahayaan lang kitang magsalita dyan sa social media kung ano yung gusto mo sabihin. Basta gawin mo ang duty and responsibility mo. So yun, bilang second runner-up. Pero hindi niya ginawa. O ano nangyari? O diba? So napuno na si Mr. Nawat. Ayun, tuluyan na siyang dinitrone. So ang tanong nun lahat, deserve niya ba talaga na i-dethrone ni Mr. Nawat? Oo naman. Oo, kasi parang kung iisipin mo, yung actions kasi nila mali. At hindi talaga to dapat itolerate. Kasi, ano eh, mamimihasa. Saka may mga girls na
ganito talaga na hindi nila na-accept yung pagkatalo nila. Yung doon na lang sa hindi mo natanggap na naging second runner-up ka o hindi mo natanggap na nanalo ka ng ganito tapos nagkaroon kayo ng sarili ninyong mga prediction na piling ninyo ito ang dapat na naging resulta. Ang gusto lang talaga ninyo, yung kayo lang. At nakita ninyo yung sarili lang ninyo pero hindi nyo nakita yung galawan ng iba. So pumasok dito yung pagiging selfish nila. Pumasok dito yung nakain sila ng sistema. Kung iisipin mo, nakakalungkot. Nakakalungkot kasi at the end of the story, talo sila eh. Talo sila sa laban na to. Tingnan mo, binigyan kayo ng magandang posisyon, second runner-up, kumpara dun sa iba. Kumbaga parang andyan pa din, di ba? Yung bansang Myanmar, at least second runner-up sa Miss Grand. Di ba? So, sa Miss Universe, hindi kayo makapasok sa semifinals, pero dito, binibigyan kayo ng second runner-up, binibigyan kayo ng first runner-up, tapos nagre-reklamo. So, yon. So, dapat, natuto silang maghintay ng tamang panahon. And then, ayun, ang nangyari. Di ba? So, tuluyan silang nawalan sa eksena. So, dapat talaga na i-dethrone kung ganito ang ugali. Kasi, hindi makalakas maging beauty queen at nakakasira sa isang organization, hindi lang sa Miss Grand, sa kahit saan pa silang pageant, ay balita ko sasali daw to sa Miss Cosmo. Doon naman sila sasali. O, di ba? Kasi yung national director niya, nag-franchise niya dito sa Cosmo. O, paano na yan? Di ba? So, yon. So, nakakaloka kung iisipin mo. Kung may plano pala silang sumali pa in the future, dapat naging maingat sila sa mga statement na nilalabas nila para hindi sila napupulaan na ng tao. Kung hindi sila napupulaan na ng tao, hindi walang reaction, di ba? At wala tayong pinag-uusapan na ganito regarding sa kanila. So, yon. So, ayun ang latest sa kanila at ngayon wala silang sinasabi na kahit ano. Mas tahimik sila today, more than doon sa mga nakaraang araw. Pero kasi sana, pinili na lang nila na hindi ilabas sa social media, hindi, Diyos ko, kahit ano pang sabihin natin, palagay na natin, o ayaw natin dyan, siraan natin, hindi nila magigiban ang ganun-ganun lang si Mr. Nawat. Kasi established na yung pageant ng Miss Grand. 12 queens na ang meron ang Miss Grand. So, it's running to 12 years. Kumbaga, parang nalagpasan niya na yung mga pagsubok sa loob ng isang dekada. Nakapagpatayo na siya ng headquarters. Kumbaga, parang successful na si Mr. Nawat. At hindi nila mapapabaksak yan. Sanay na rin siguro si Mr. Nawat sa mga taon-taon na issue regarding dito sa Miss Grand. Kung paano niya to i-handle, parang feeling ko sanay na. But I think si Mr. Nawat, he trying na magkaroon ng peace to everybody. At nakita naman natin, hindi naman siya masyado nagsalita. Mas pinipili niya nga na hindi patulan, pero talagang napupush siya. Hanggang sa nakapag-decide na lang siya na i-dethrone na talaga to para tuluyan ng wala sa sistema. O, di ba? So, yon. So, sila lang din ang natalo. Sila din yung nawalan. Tuluyan na nawalan. Eh, sana, kung ninarap nila yung opportunity na binigay sa kanila, di sana, napakita pa nila sa buong mundo kung anong klase ang pagiging queen ng isang Myanmar. Di ba? So, yon. Kawawa naman tuloy. Lahat pati tuloy sila madaling napulaanan dahil lang sa ganito na problema. So, yon. So, kayo guys, nakita ba ninyo kung gaano kasaklap ang naging karanasan dito ng mga girls? O, di ba? Ayan, katulad ni Miss Myanmar. Dapat nga ba siyang dethrone talaga? At tama ba yung desisyon na ginawa ni Mr. Nawat? So, anong tingin mo dyan? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo regarding dito sa National Director ni Miss Grand Myanmar at saka si Miss Myanmar, o, di ba? So, yun, comment ninyo kung anong reaction ninyo sa naging desisyon ni Mr. Nawat na i-dethrone na sila. So, yun! Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Comment lang dyan.
ay nako, nakaka-stress sila. So yun. So sana matapos na dito yung chika regarding sa kanila. Kasi syempre, hindi rin naman maganda talaga na, alam mo yun, kapag may samahan ng loob, ilalabas mo sa social media. Much better na lang sana ang ginawa nila. Tinawagan nila si Mr. Nawat, nakipag-meeting sila. Diniscuss nila yon on the, ano, di ba? Parang, at the end of the story, naging sekreto yung hinanakit nila at hindi na ilabas sa social media ng bonggang-bongga. Di ba? So, yun. So, guys, maraming salamat po sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para sa ating mga update ng More Chika. So yun guys, syempre, hangad natin na sana maging maayos pa sila in the future, di ba? So ngayon, medyo naiintindihan naman natin yung side ng Myanmar at naiintindihan din natin, syempre, si Mr. Nawat kung bakit siya nakapag-desisyon ng ganito. Pero syempre, at the end of the story, hangad natin na sana maging okay silang lahat, di ba? At makita pa rin natin sila sa mga susunod na Miss Grand. So, yon kayo guys, syempre, always keep smiling and always think positive. Walang imposible nga sa itaas, magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.